Kundi kayo sa video natin ngayon ay magkakaroon tayo ng initial review ng isang marathon racing shoe. Itong sapatos na ito pinadala sa atin dito sa channel natin na totally free. Wala tayong binayaran para ma-acquire yung sapatos na ito. So sila yung unang brand na nagtiwala sa channel para magpadala ng sapatos at inya i-review natin dito sa channel natin. Kaya maraming salamat po. Hindi ko na-expect na itong brand na ito yung unang-unang magtitiwala sa atin. So yun, napaka-thankful ko dito sa pagkakataon na binigay nila. So ang brand na ito ay Kyodan. So yun niya, pinapili nila ako kung ano daw ba doon sa shoe lineup nila yung gusto kong itest. Siyempre, pipiliin ko, siyempre hindi naman dahil mahal, pero siyempre pipiliin ko yung pinaka-the best, siyempre, para magkaroon tayo ng option, lalo na ako, alam niya naman na more on, bagay, short distance hanggang long distance naman, lumalaro tayo. Itong sapatos na to, talagang napakatagal na nito sa cart ko, at hindi ko siya, naka-add to cart lang siya, pero yun niya, hindi ko siya pina-place order dahil medyo mahal siya. So yun, hindi ko talaga na-expect. Bago nga pala ang lahat, gusto ko munang batiin yung mga kaibigan ko dyan sa oval ng Sapampalay, yung Sapampalay Runners na nakasabay ko nung tumakbo ako dyan ng Monday. So maraming salamat sa mainit yung pagtanggap sa akin palagi. Alam niyo naman na hindi matapos-tapos yung kwentuhan natin. Dahil yun niya, minsan lang umadayo dyan. Maraming salamat sa inyo. So gusto ko nga palang batiin yung mga kapulisan natin dyan sa Metro Manila. Lalong-lalo na sa Batch PSBRC 2003 Charlie Capit Bisig. Especially kay Police Executive Master Sergeant Carlsten Delpin. So sabi po ng kaibigan niya, nanonood po kayo sa akin. So shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo, sa mga videos natin, sa pagtitiwala sa channel. So yun, thank you po sa suporta na binibigay nyo sa akin. Ito naman pong greetings na to ay galing sa kaibigan nyo na si Sir Police Corporal Richard Sibayan and Family. So, kaibigan po natin yan. So, ang tawag dito sa sapatos na to ay Kyodan Feying Plaid 1.5. So, yun niya. Napaka-generous at thankful ako. Pinapili nila ako kung anong model yung gusto ko daw i-test. At pati colorway, kung ano daw yung gustong kulay. So, marami namang kulay pero ito yung nakita ko na parang magandang isuot lalo na sa marathon event. Tapos syempre medyo madilim ang mga races natin. So parang piling ko mag-stand out to sa dilim. Itong sapatos na to, na-testing ko na to nung Monday after ng bagyo dito sa atin sa Pinas. So Monday, Sunday yung bagyo. Tinesting ko agad to sa track or sa oval. Yun yung unang-unang beses out of the box. As in wala tong milyahe. Tinesting ko agad sa speed test. Dahil talaga namang itong sapatos na to, talaga naka-design dapat to sa speed. So, yun niya. Hindi naman ako nagdalawang isip na kahit break-in, period yung sapatos, gamitin to sa speed. Para lalo nating malaman kung pwede ba talaga ilaro to sa isang actual na running event. Maganda naman yung naging resulta nung 10K ko. Natapos ko yung 10K ng 40 minutes 58 seconds sa oval. Yun naman, hindi ko naman target na isab 40 yung 10K dahil kasama dun yung warm-up ko sa umpisa ng kilometer, which is 4 minutes 32 seconds yata. Ayun, kaya inya, wala naman sa plano ko na isupport yung. So simulan natin yung review dito sa sapatos dahil yun yan, na-testing ko na to sa oval. Sabihin natin na sobrang satisfied ako sa performance ng sapatos na to. So as usual, simulan natin sa itsura muna, sa looks ng sapatos. Simula tayo sa upper. Yung upper material nito ay knit. So, hindi ito yung mga nakasanayan natin na mesh. Ito ay knit. Kumbaga sa ano, kaya siya tinawag pala na plaid. Ang ibig sabihin daw ng plaid is parang criss-cross. Ibig sabihin parang siyang ginanchilyo. Di ba? Ganun yung sa ganchilyo. So, yun. Ganun niya yung makikita mo na texture ng tela. So, parang siyang naka-criss-cross. So, parang naka-ganchilyo siya. Pero ang tawag dito ay knit or knitted yung material niya. Yung breathability niya ay handon. So, lalo pag natapatan to ng ilaw, makikita mo na marami siyang butas dito sa side na to. So, ganun din naman dito sa toe box, meron din siyang butas. Itong tongue niya ay stretchable siya. Ayun, marami siyang butas, tas stretchable siya yung tongue niya. Yung tongue niya ay buo. So, wala siya yung parang duktungan dito sa tongue.
buo siya para siyang ano booty, parang boots na construction yung sapatos. Pag sinuot mo siya, babatain mo lang dito sa pull tab sa harap and then dito sa likod, napakadali po niyang isuot. Ayun nga, dahil wala siyang tang na naka-separate or nakahiwalay, dito siya naka-stitch, nakasama dito. So, sabi nga, sa itsura, kamukha siya ng design ng Alphafly po. Ganito po yung sa ano ng Alphafly. So, dito naman tayo sa lace, sa sintas. Yung sintas nito, ang mapapansin mo, meron siyang parang bilog-bilog sa dulo. Pero dito sa umpisa at sa kalagitnaan, puro flat lang yung design ng sintas niya. So, ito, napapansin nyo, lukot, di ba? So, siguro tatanungin mo, di ko siya pag sinuot mo ba yan, eh, hindi ba yan humahasa dun sa ibabaw ng paa mo dahil lukot? So, yun nga, surprisingly, wala po kayong mararamdaman kahit lukot siyang, kasi kaya po lukot yan dahil payat po kasi yung paa ko. So, ito po, ganyan ang itsura ng sapatos. So, mas maganda naman ang itsura pag nakasuot na, hindi naman ganyan-ganyan lukot na lukot. Pero, yung pong lukot na to, as in, wala nyo, hindi nyo po yan mararamdaman na may nakatupi. So, ganun siya ka-comfortable sa loob. Sa pagkakasubo ko doon sa 10K, wala akong naramdaman na parang tumutusok. Unlike yung iba na ano, nararamdaman na may parting matigas. So, ito po kasi ay wala. Wala kang makikita ng ano dyan, tutusok sa'yo. Kahit nakalupi siya. So, hinayaan ko talagang naaganyan para makita nyo yung actual na itsura. Ang pakiramdam ko lang, ito po kasi, dito, tinan nyo. Yung lace niya, hindi siya pwede sa runner's knot. Alam mo naman na panatiko ko sa runner's knot. Pakiramdam ko, yun, ang medyo konti. May heel slippage dito. Bahagyang-bahagya. Hindi ko lang alam kung kailangan lang i-adjust ng hapet. Kasi nung tumakbo ko ng 10K, sabi ko nga sa inyo, out of the box. Yun na yun, pagsuot ko, nag-warm up ako ng, yun niya, kasama dun sa first kilometer na 42. Tapos dinire-diretso ko na. Hindi ko na magawang mag-lace uli. Hindi na ako huminto para mag-lace. Pero nararamdaman ko merong konting-konting heel slippage. Siguro dahil wala siyang isang extra hole para sa runner's knot. Yun po kasi ang silbi noon. Pag hinapit mo yung sa runner's knot dito, ang tendency niya mahapit yung buong sapatos. So kasama to dito si higpit. So hindi ko naman sinasabi na pangit ha, pero naramdaman ko, lalo na dito sa kanang paa, kasi mas maikli yung right foot ko kaysa sa left. So, siyempre, mas may allowance yung right foot dahil mas maikli yun. So, yun lang naman naramdaman ko. Konting-konti lang naman. So, sa heel naman, yun. Diba? Meron siyang padding sa likod, diba? Mas mahaba yung padding niya dito. So, ito, parang heel counter din siya pampigil ng sakong mo. Dahil ito yung silbe din naman ng foam. Extra comfort din. At the same time, para yung sakong mo, manatiling naka-curve dun sa loob ng sapatos. Dito naman, sa pull tab dito, yun niya, sabi ko, sobrang dali pong i-shoot. Sobrang daling isuot ng sapatos. So, ano naman ang masasabi ko dito sa toe box. Balik tayo sa toe box. Itong fit ng sapatos na to, kasi pag pinuntahan niyo po yung ano nito sa Shopee, ang nakasulat dito sa picture nito, this shoe runs small. Consider half size up, yun ang nakasulat nila. So, ako naman po, dahil po payat naman yung paa ko, nag-stick ako sa US 8 or 41. So, saktong-sakto, may allowance, maganda yung allowance para sa paa ko. May re-recommend ko po yung ganung comment nila kung wide foot yung paa nyo. So, kung ang paa nyo ay talagang medyo malapad, consider na pumili kayo ng half size up para dito sa model ng sapatos na po. Para siyang fit niya para talaga siyang parang mga Nike, parang Vaporfly. So hindi siya sobrang roomy, kasarapan lang yung pagiging roomy ng sapatos. Sa ano naman, sa support naman, meron siyang extra ano sa loob eh. Pag kinapa nyo, meron siyang extra layer dito. Ayan o, kita naman pala. So nananatili pa rin na may support yung sapatos kahit sabihin natin na knitted yung material na gamit dito na parang pakiramdam mo puro tela. Sa heel naman, ito, sa heel counter, matigas po ito ha. Ito, yan, matigas siya. So may support din siya sa heel natin. So ito sa likod may nakasulat plaid, nakaborda siya. So dito makikita mo yung logo ng Kyodan. So, paliwanag ko muna sa inyo, bakit yung basketball player na may dalang bola na dadakdak pa? Kasi po, si Kyodan,
brand po siya ng China. So, ang unang mga line na po nila na binibenta nilang sapatos ay basketball shoe. Hanggang ngayon po, mayroon pa nga silang NBA player na endorser. So, yun niya. So, lately, siguro, naisipan nila na pumasok na rin sa running market o running shoe market. So, syempre, dahil established na yung logo mo na nakakonekta sa brand, di ka naman pwede magpalit ng logo para lang dahil lang sa running shoe naman yung ibebenta mo. Kaya, yun po, yung dahilan kung bakit yan ang itsura ng logo nila. Tsaka sabi ng iba, yung Kyodan daw, yun daw ang Jordan ng China. Yun po ang sabi-sabi, yun ang mga rumor. Na pag nag-google kayo, yun ang lumalabas. So, yun, tapos na tayo sa upper. Masasabi ko po sa upper, breathable siya talaga. Malamig. Kitang-kita mo na marami siya talagang butas. Tapos, yun niya, dun sa tinakbo ko na 10K, although 10K pa lang yun, hindi umiinit yung pa ko at alam ko nakakasingaw talaga yung pa ko. Tapos yun niya, yung comfort ng upper material niya. At parang sa mga sapatos ko, parang mas dihamok na mas malambot pa yung comfort, ha, yung pakiramdam pagsuot mo to. Kaysa sa mga Vaporfly ko dati, dihamak na mas malambot din kaysa sa Flame 3.0 na gamit ko noong nakaraan. Di ba, alam niyo naman na puro yung sapatos ko. Ito, para saan the best yung upper na to. Tapos, yung fit niya, yung niya, booty. Booty ang tawag po kasi din. Parang naka-boots dito. So, maganda yung fit niya. Masarap sa paa. So, sobrang approve ako dito sa upper material na ginamit nila. Punta naman tayo dito sa outsole naman. Ayan. Punta tayo sa outsole. Ang tawag doon sa outsole nila, yung technology na tawag nila ay, may nakasulat dito, QASU. So, QASU, kung yun man ang basa doon. O yun, yun ang technology doon sa rubber na gamit nila dito sa Kyodan Paying Trade 1.5. Itong mga to, may makikita kayo dito na QD. QD po yung mga, yan yung thread pattern niya na QD. Maraming QD. Tapos yung material niya is parang, hindi naman siya parang gummy yung material na gamit niya sa rubber. Pero parang medyo transparent nga siya, kahit itong kulay na to. So, yung ilalim ng sapatos, makita nyo, malapad po. So, stable talaga yung sapatos. Lapad po niyan. Tsaka ito, kahit dito sa may parte ng arc, kung titingnan mo, medyo malapad po. Kaya, yung pagiging stable ng sapatos ay nahandun. Kahit po sa cornering, dun sa oval, so, hindi ako nahirapan sa pag-curve dun sa oval. Although, ang gamit kong lane nung time na yun is outer lane para mas malaki yung ma-cover ko na milyahe doon sa oval sa isang ikot lang. Sa outer lane ako na pumwesto. Pero still, okay yung speed mo kahit naka 4 kilometer pace ako. Minsan niya wala pa. At nag-curve ka doon sa oval. So, okay na okay siya. So, 10K sa oval, halos wala siyang bawas. Ayun. Halos wala siyang bawas. Saka kita nyo naman yung foam. Siyempre sa oval, yung tartan, kahit pa paano, nakaumbok, usli-usli, o walang gasgas. Yung kahit yung foam niya. So, masasabi ko dito sa outsole, Monday ko punta testing, di ba? So, nung Monday, di ba kaalis lang ng bagyo, so umaga, medyo basa pa po ng bahagya yung tartan or yung rubber dun sa oval. Hindi ko alam kung ganun din yung effect niya kung sa concrete, pero sa oval, medyo lang po, yung sinabing sobrang dulas, medyo may dulas kang mararamdaman pag yung tartan ay basa at yun niya, tumatakbo ka doon. So, konti lang naman, pero hindi ko sigurado kung sa concrete kung same yung mararamdaman ko na medyo madulas. Medyo madulas lang, hindi siya sobrang dulas. So, yun. Dahil yun niya, sabi ko naman, 4 kilometer pace, kung dumudulas yun, diba, mas mahirap tumakbo yun. Pero hindi naman, medyo may dulas lang po. Sa durability naman ng rubber, sa tingin ko mukhang magtatagal, although parang medyo matigas yung texture ng rubber. Ha? Yung, hindi siya yung sobrang pag hindi po mo ganun, hindi siya yung sobrang kapit na rubber. So, feeling ko dito makunat yung rubber nito. So, punta naman tayo dito sa nasisilip nyo na. Yan. Baliktad. So, yan. Ito ang tinatawag na Q-Arc Plate. Siguro, Kyodan Arc Plate ang tawag dyan. Dun sa carbon nila na ginamit dito.
Pag sinalat nyo, ito ay merong parang mga nakaumpok sa gitna. So, hindi siya totally flat na carbon plate. Meron siyang mga umbok-umbok. Ganun siya. Yun namang carbon plate nito. Titingnan nyo mabuti. Ito siya. So, ito yung korte. Yan. Tapos nakascoop. Nakascoop yung carbon. So, nakakatulong yung korte ng carbon sa pagtulong na pag-propel sa'yo dahil pag-bend mo ng paa mo. So, yun yung nagiging parang spring. So, masasabi ko naman sa responsiveness ng carbon, talagang responsive din siya. Dahil nga yung tinakbo ko ng 4 minutes kilometer pace, threshold pace po yun. Hindi pa yun yung totally na all-out pace ko. At yun naman niya, nakalagay doon yung heart rate ko nasa average ng 170 pababa. Ganun yung naging heart rate ko doon. Ito naman tayo dito sa midsole. So, ang midsole, ang nakasulat dito ay Q Kung Fu Pro. So, yun. So, yun ang tawag nila doon sa technology na ginamit nila dito sa Kyodan Plate 1.5. Ito, nakasulat. Ito po, sa salatan, talagang malambot po siya. Ito. Kung titingnan nyo mabuti, hindi siya kamukha nung gamit sa mga flame na parang styro. Pakita mo naman, makini siya. So, hindi siya ganung materials. At talagang mas malambot po itong materials na ginamit dito kaysa dun sa, kung meron kayo ng mga flame na flame tree, so mas malambot po ito. Ang stack height daw po nito, ito, yung kapal dito is, nakasulat doon, 37mm, tapos dito 30mm. Ibig sabihin, meron daw itong 7mm drop. Ganun po yun. Yung 37, ma-minus mo dito sa kapal sa unahan na 30, equals 7mm. Ang 7mm po, yun yung pagkakaarko din naman ng paa mo dun sa loob ng sapatos. So, may iba-ibang drop yan. May 8mm, may 10mm. Yun po yun. Yung iba, ano din, cautious din sila dun sa millimeter kung ilang drop yung sapatos na ginagamit nila. Ako naman, hindi naman ako masyadong cautious or maselan pagdating sa kung ilang millimeter drop yung sapato. Dito na tayo sa midsole. Kung ano yung performance ng midsole, yun niya. Bouncy talaga yung midsole. Ramdam na ramdam mo yung kapal ng stack height nito. Yung bounce, pagiging bouncy naman niya, hindi naman masyadong yung kunwari wild na nagiging hindi stable. So, napaka-stable pa rin ng sapatos. Yung kasi po, yung pagiging malambot ng foam nito, nagko-complement naman doon sa tigas naman ng carbon. So, ganun po kasi yun. Pero kung ito ay walang carbon, so, asahan mo na talagang magiging unstable yung sapatos dahil talagang malambot. Yung itsura ng sapatos, makikita nyo, ito ay, itong sa side na to, talagang pag nakaapa ka pong ganyan at inalam mo yung sapatos, para ka talagang, di ba, sa tumba-tumba, kaya tinawag na rocker yan eh. So, para ka talagang pinupush na umabante agad yung po yun. So, yun niya. Hindi naman sobrang aggressive ng rocker, pero ang pakaramdam ko po kasi dito, pag nakatayo ka, para bang yung paa mo, ito yung paa mo, tapos parang nakatingala yung paa mo. So, mapunta naman tayo sa naging experience ko at pakiramdam habang suot ko tong sapatos na to sa medyo mabilis na pace. So, yun niya, around 4 kilometer pace. So, wala namang akong naramdaman na hot spot. Yun ang pinakamaganda. So, yun lang naman ang kinakatakot ko sa lahat ng sapatos na pinaplano ko isuot sa race, yung magkaroon ng hotspot or yung, yun niya, sa iba sa inyo, familiar na doon, na yung pag umiinit yung talampakan ko habang ginagamit yung isang sapatos sa fast pace, so hindi yun ubra sa akin pag talagang umiinit yung talampakan ko dahil talagang napaka-hapdi nun pagkatapos mong itakbo, lalong-lalo na sa long distance. So itong sapatos po na to, happily wala pong ganun. Tapos after naman ng takbo, wala din ako naramdamang masakit kahit doon sa arc. So, ito nga palang sapatos na to. Ito ah. Itong sa loob, sa may insole. So, dito sa may bandang arc sa loob po itong tinutukoy ko. Meron po itong konting-konting arc support dito. Konti lang naman po. So, hindi naman siya sobrang flat kamukha nung sa plane. Yung sa plane po kasi talagang flat lang eh. So, ito meron siyang konting curve dito na arc support. So, maganda din naman po yun na magkaroon ng konting arc support para maging stable yung ride ng sapatos. At kung yung timbang naman, yung pag-uusapan natin, itong sapatos na to, tinimbang ko to, 210 grams para sa US size 8 ng sapatos.
So, magaan pa rin. Pasok na pasok to dun sa category ng magagaan na racing shoe para sa marathon. Kahit sabihin natin na medyo mataas yung stock height at maraming goma, still, 210, magaan pa rin po yan. So, kung tatanungin nyo naman kung magkano itong sapatos na to, yung sapatos na po na to ay nagkakahalaga ng 8,800 pesos. Medyo mabigat po yung presyo. Pero yun naman po ay magkakaroon pa ng less. So, mga voucher, shopping voucher, yung discount ng store. Pinakamura ko pong nakita nung nakaraan dito is parang around 6,800 nung 11-11. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos ngayon, as of today, kung hindi ako nagkakamali, makukuha mo ito ng 7,000 pesos or 6,999. So, mura pa rin yun. Sakto pa rin. So, muli, yun, sana abangan nyo yung magiging full review ko dito sa sapatos na to. Asahan nyo pa rin naman na honest and unbiased tayo. Although, pinadala sa atin yung sapatos. So, syempre, mas mahalaga naman kayo palagi para sa akin, syempre. Syempre, alam ko naman ako ano yung sabihin ko, eh, it matters to you sa inyong lahat. Kaya, ako naman po, maingat na maingat din naman ako sa pagsasabi ng comment, lalong-lalo na dito sa sapatos. So, yun nga, daraan to sa full review natin at sa mga testing sa race. So, muli, maraming salamat sa inyo po. Sa lahat po ng mga sumusuporta, sa lahat na nag-aabang sa mga upload ni DJ, maraming maraming pong salamat sa inyo. Sana patuloy niyo po ako suportahan, paki-subscribe po yung channel natin, paki-like po yung video, paki-comment kung may question kayo, at paki-share niyo na rin po yung mga videos natin para lalo pang lumaganap yung running community natin. Muli po maraming pong salamat sa inyong lahat, at God bless po sa lahat.